Hello guys, good evening. So, welcome dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. Ako nga pala si Josh. And today's video nga guys, update tayo about sa Karastar. Ano ba yung dapat i-launch ngayong araw? Ano ba yung dapat natin ibangan sa susunod na mga araw? At yung pinaka-importante guys, yung pinaka-topic natin today is ano ba yung potential na kitaan dito kay Karastar? Pwede ba tayong kumita up to 20 to 50,000 per month? So, yan yung alamin natin. Okay? So, ngayon dapat is yung launching ng ating Kara official or launching. Then, ngayong araw din dapat, pwede natin ma-claim yung ano natin, yung NFTs na na-earn natin, yung points. Then, i-convert natin dun sa, ano, sa tinatawag nila dito na, dito yun sa may dashboard marketplace. Wait, hanapin ko this na. Points, ito yun guys, yung ano, Kara Star point plan. So, dapat ngayon yun. Unfortunately, nagkaroon ng postpone dahil sa mga problem na nakita ng mga developer na dapat munang ayusin bago totally i-launch. Okay? So, yun yung pag-usapan natin. Kaya punta muna tayo dito sa ating dashboard. So, nandito ngayon ako guys sa ating dashboard. As of now guys, kapag clinic natin itong exchange, hindi pa siya updated kasi nakalagay pa dito is game launch is on December 25, which is ngayon dapat yun. Pero, magaganap yan guys December, confirm ko lang launching ito. Ito yung isa sa admin sa ano, official Karastar sa Telegram. Kung hindi ka pa dun nakakapag-join para updated ka, join ka na sa Telegram group ng Karastar. So ito nga yung sabi, NFT auction second round is gaganapin siya ng December 9 2 PM UTC. So iba yung oras nun, ano? Yung 2 PM UTC sa Philippines. Check natin. 2 PM UTC in the Philippines. Gaganapin siya ng Sunday, 10 PM. Okay, sa December 9. Okay, then, yung official launch and points plan, December 11. So, yung exact time hindi pa ina-announce, pero December 11 yan, gaganapin. Yun. Yung launching, ibig sabihin na yung ano yung mga points natin na na-earn, kung katulad ko guys, pakita ko lang sa inyo, ito yung na-earn ko. Meron akong 2,200 points. Meron akong 22 spin. So sana makakuha tayo ng pre-cara or UMI para pambili natin ng pet. Okay? So yun nga, nagkaroon ng delay kasi nga meron nakitang mga glitch si ano, si Karastar o yung developer ng game na to. Ano ba yung isang glitch na yon? Kung hindi pa napapanood yung tutorial natin kung ano nga ba yung nangyari, kung ba't nagkaroon ng postpone nung isang araw. So, meron akong video nung panoorin mo yun. Okay? Unang-unang nakita nila guys, yung ano, yung PC to wallet na problem. Ano ba yun? Hindi lumalabas yung ano, yung MetaMask or nagkakaroon ng problema sa pag-transfer o pag-purchase ng pet. So, isa na yun. Yung compatibility. Okay? So, marami pa. Pero yun isang importante. Yung hindi dumating yung pet pero nakapag-purchase. Isa na din yun. And, ano pa ba? Yun, pinospond din nila kasi dapat talaga ayusin yun. Kasi, baka magkaroon ng mas malaking problem. Siyempre, expected natin, di ba? Smooth na yung games kasi official launching na. Pero ang kagandahan dito guys, sa developer ni Kara, ginagawa talaga nila yung lahat ng ano, makakabuti dito sa gameplay. Okay, para mag-benefit tayong lahat dito. Okay? So, ano pa ba yung ano natin? Yun, yung pinakahuli. So, update ko lang kayo, no? Yung Genesis Medallion Award is gaganapin yan December 19. Ayan. So, yung time hindi pa siya ina-announce pero December 19 yan. Yung Genesis Medallion Award, ito yung mga nag-participate sa game ng beta test. Yung mga naka-reach ng matataas na level dun sa arena and sa dungeon. So, napakaswerte nyo kung nilaro nyo talaga yung games ng beta test kasi na-record nila yung progress nyo dito sa game na to sa Karastar. So, pwede kayong makareceive ng ano ng award na yan, and at the same time guys, hindi lang siya ano token or appreciation, hindi lang yun, hindi lang siya letter or congratulation letter, meron pa yung incentive reward na gaganapin sa December 19. Okay? So, yung pinaka-importante, last part na itong video natin na to is ano nga ba yung potential na kitaan dito. So,
pakita ko muna sa inyo guys, na i-break ko na lang to. So guys, dito pakita ko muna sa inyo no, nung last day ay kahapon pala, kahapon to pumalo ng 40 pesos si Karastar. Imagine mo guys, 40.26 pesos, sobrang taas na ito guys. Ayan, so kung meron kang 100 UMY, earn ka na kagad dito, di ba? So ganung kalaki kagad yung kita mo. Pero magkano nga ba yung ilalabas mo dito or yung investment mo dito? Okay? So eto yan na isa sa pinaka na abutan ko, 40. Pero nung unang nagkaroon ng ano, ng official launching nito sa ano, sa Fucoin ba yun? So alam ko Fucoin yun eh. Nag $1 siya. So umabot din ng 50 pesos. Pero ito yung pinaka naabutan ko, yung pinakamalaki is 40.26 pesos. Okay? Then eto guys, yung mga pet depende doon sa ano nila, sa genes nila na pwedeng nating kitain. Actually meron silang ginawang calculator dito, or yung ano, yung tawag dito, ROI calculator. So pwede kong ilagay yung link sa description, then itry nyo i-compute kung magkano yung investment nyo, then yung potential na pwede nyo kitain. Okay, kapag ikaw is nakakuha ng normal na Karastar, pwede kang maka-earn ng 100 UMI per day. Kapag ikaw ay nakakuha ng gin na Karastar ng rare, meron kang 125 UMI per day. Kapag naman nakaroon ka ng super rare, or kayo yung mga nag-purchase ng unang auction, so ang laki talaga ng lamang nyo na makakuha nito. So 150 UMI per day, imagine mo ah. Punta tayo sa calculator. 150 times, sabihin natin, yung kanina yung kinumpit pinakita ko sa inyo, 40 pesos. In one day, pwede kang kumita ng 6,000 pesos. Okay? So, pwede na, di ba? Sobrang laki na ito. I-times natin to sa 30 days. Imagine, 6 digit. So, kapag ikaw is nakakuha ng super rare at umabot yung level mo, may level to guys, no? So, papakita ko din sa inyo yung level na yan. Okay? So, ito yung level na yan, guys. Okay. YouTube bonus of dungeon. Dungeon lang to guys. Wala pa dito yung NFT box. Kapag na maglalaro tayo, kung pamilya ka doon sa NFT box, kapag in-open nyo siya, may nakakuha kayong points. At the same time, tumataas yung, ano, yung level nyo doon. Okay. Ito yung nilabas ni Karastar. YouTube variant difficulties of battle, the reward base varies with the level. Okay. The higher a level is, the larger reward base will be. Okay. So ako guys, nung nilaro ko yung beta test, ano lang ako, level 1 to 4 lang. Medyo mahirap na siya. Habang tumatagal yung level mo, mas lumalakas yung mga monster. Okay, pati yung sa ano, player versus player, lumalakas sila. Pero kapag ikaw is level 1 to 4, ang makukuha mo per dungeon, or 'di ba 20 by 20 yon. One token for every victory. So possible, kumpitin natin. Ito. 1 token. So, 20 token yan sa per dungeon. Kung ikaw is mananalo ano, sa dungeon. So, level 1 to 4 to ah. Times natin guys sa 40. So, possible na kitain mo is 800 pesos per day. Okay? So, nare-reset yun guys. Diba? Alam ko nare-reset yun. So, pwede ka pa maglaro. Pero alam ko 20 by 20 yun. Yung ano, yung life. Yung life, alam ko life yun, or yung basta yun guys, yung kulay violet na yun, hindi ko na ma-recall eh, pero yun yung nagbibigay ng life. Okay, and then kapag naman naka level 5 to 10 ka, tumataas siya, magiging to naman. So dito sa level 5 to 10 magiging tama ba ako? 8. So 1,600 pesos per day. Kapag naman umabot ka dito guys sa level 11 to 14, 3 token for every victory. So sabihin natin guys, dito ka na lang guys muna ano, para kaligitnaan muna tayo. Level 5 to 10 lang, 2 tokens per victory. So 2 times natin to sa 2 times 20. So 40 no. 40 UMY times natin sa 40. So 16 times natin sa 30. 48,000 in
1 month. Potential to guys. Hindi lang yan guys dito nagbabari ah. Kasi yung UMY pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. So swerte tayo guys kapag tumaas to, then na-convert mo siya. Mas malaki yung kita mo. Okay? So kung ikaw gusto mong hold yung UMY, then bili ka ng PET. Alam ko yung PET is, kung balik tayo dun sa beta test, makakabili ka ng ano, makakapag-breed ka sa halagang 300 UMY. So sana ganun pa din. So 300 UMY, sabihin natin 300 UMY times 40. So 12,000, no? Ayan, so 12,000. Di ko lang sure kung ito pa din yung presyo kapag magbe-breed tayo kasi hindi pa siya official yung beta test na yon. Pero nabutan ko, nag-breed ako, 300 UMY lang yung need para makapag-breed ka. Okay? So, yun. So, yung potential guys, from level 1 to 4, then up yung second level, 5 to 10, is ganun yung kitaan. Pag ikaw is tumaas lalo yung level mo, so, mas tumataas yung pwede mong kitain dito. Okay? So, kailangan strategy, galingan mo sa pag dungeon or player versus player. So yun guys yung dapat nating pag-aralan pa sa games na to. So yun nga, yun lang muna guys, no. So ang potential guys, potential lang to, hindi ko sinasabing eto na yung pwede natin kitain. Potential lang to dito sa nilabas nila na ano, na reward base varies with level. Iba guys yung ano, iba itong nandito yung kanina, eto. Eto guys, base naman to sa kara na makukuha mo. Kung nakikita nyo itong screen recording ko. Ayan. So, per day, umaabot sila ng 150. Diba? Grabe. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And please, comment down below. Kung may question ka, comment down below. And hopefully guys, makasali tayo sa game. Sana pala rin tayo makakuha. Or sana makareceive tayo ng reward para makabili tayo ng pet. Okay? So, thank you so much, Karastars. Kasi, una pa lang guys, 3-9 na natin mag-encash. Kung hindi mo pa pala napapanood yun, nag-encash na tayo ng UMY and super legit siya. Lalagay yung link na sa description or dito sa taas na to. Okay guys, so, see you again next time sa mga susunod kong video natin dito sa Karastar update. And, ano lang tayo, kapit lang tayo. So, malay natin, ito na yung, ano, yung additional earnings natin, yung Karastar. Diba? So, bye-bye, see you again next time.